Kung talaga bang nakakaputi ba ito, masasagot ko siya. And also, makakapagbigay ako sa inyo ng mga ways kung paano ba or tips kung paano talaga ito dapat gamitin para makaputi or maiwasan yung... There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. My name is Maymay. Kung bago kayo sa channel ko guys, please don't forget to hit the subscribe button at click ninyo ang bell button para ma-notify kayo kung meron akong bagong vlog. Sa mga dati ko pa namang subscribers at matyagang nanonood sa akin, salamat-salamat po sa inyong lahat. And happy, happy new year everyone! And sana talaga, I really wish na maging positive na talaga sa atin yung year na to, no? Dahil marami na tayong problema last year. Or marami nang nangyari sa mundo, di ba? Na parang nakakapagod na rin maging nega-nega. Anyway, ayun na nga. So ngayon, dadako na naman ako. Dadako talaga. Hindi, dito muna ako sa one of my most favorite skincare products. At isa sa mga unang nagamit ko talaga na whitening product. And ito yung Abonis Palm Milk Salt. And honestly guys, I do really love this. Lalo na yung smell niya, yung effect niya sa skin ko. And honestly, naitry ko to way back 2012 pa. And dahil doon, maibibigay ko sa inyo talaga yung mga tips kung paano siya gamitin, kung talaga bang nakakaputi ba ito, masasagot ko siya. And also, makakapagbigay ako sa inyo ng mga ways kung paano ba or tips kung paano talaga ito dapat gamitin para makaputi or maiwasan yung pagkakaroon ng sun damage. Let's start now. So, itong Abonis Palm Milk Salt actually has 3 main ingredients. Yung unang-una niya is meron siyang pure milk, second meron siyang alpha arbutin, and then yung third niya is meron siyang allantoin. So unang-una guys, yung pure milk, we all know na talagang maganda ang pure milk or yung gatas para sa mga skin natin. Di ba kahit yung mga baby or yung mga babies ay kadalasan ng mga soap niyan or mga gentle wash niyan ay meron talagang milk. And so itong si Abonis Palm Milk Salt, yun yung pinaka main ingredient niya, no, yung milk. And actually yun yung nakaka-hydrate ng skin, nakaka-cleanse siya without harsh effect. Of course, disclaimer, iba-iba tayo ng skin type. It might be gentle or mild, pero baka mamaya hindi hiyang sa skin ninyo. So, yon, always do patch test before using any product, kahit pa sabihing mild or gentle siya. So, again, yun nga, maganda yung pure milk for hydrating, for cleansing your skin, for exfoliation. And then, ang second nga niya is meron siyang alpha arbutin, which is actually alternative siya for hydroquinone. Mas safer siyang gamitin according sa mga kiniklaim ng mga products na to. Ang maganda rin kasi kay Alpha Arbutin, nakakatulong siya lalo na kung meron kayong mga hyperpigmentation or meron kayong mga hindi pantay na balat or kulay ng balat, I mean. Kung gusto ninyong magkaroon ng even skin tone and mabawasan yung inyong dark or hyperpigmentation na meron kayo, makakatulong talaga si Alpha Arbutin. Ang next na product niya is si Allantoin. Yung Allantoin guys, it serves as a calming agent or calming ingredient doon sa mga products na or mga ingredients or content na meron to. And so nakaka-soothe siya ng skin, nakaka-hydrate din ng skin, nakaka-exfoliate din ng gentle lang, very gentle lang. And so yung pag pinag-combine mo yung tatlo na main products or main ingredients nito, nakakatulong talaga siya if your aim is to whiten or lighten your skin and also to moisturize or hydrate. Anyways, yun yung kiniklaim ng product na to ha. But ano nga ba yung totoo? Kung ako, nagamit ko na siya ng ilang taon before, ano nga ba yung naging experience ko? Kasi ngayon, hindi ko na siya laging nagagamit dahil mahirap kasi bumili ng ganito sa Spain eh. So I do really love this product. Unang-una, ang tanong, nakakaputi ba talaga si Abonis Palm Milk Salt Scrub? Honestly guys, totoo. Nakaka-lighten siya ng skin. Pero, again guys, hindi siya magic ha. Yung gusto ninyo tanan, kailangan 1 week lang super light. Ano na, nakakaputi na. Hindi po siya ganun. Kailangan mo siyang continuous na gamitin para makita mo yung maximum effect niya. Kung kailan mo ba makikita na nag-lighten yung dark areas. Actually, para sa akin, kailangan mo siyang gamitin ng tuloy-tuloy for 2 months pataas. And saka mo siya makakakitaan na meron siyang ganong effect. Ang nakalagay kasi dito, ang kiniklaim niya, moisturizing, whitening, smooth, and baby skin. Unahin ko na pala muna yung moisturizing, no?
At meron din siyang milk, diba? Good yan for hydration or moisturizing talaga yan sa skin natin. But again, guys, kung katulad ko kayo na meron kayong sensitive skin, and also nandito sa Spain na sobrang lamig ngayon, winter kasi. So kapag ka ganun, kailangan talaga na magdagdag kayo ng lotion, or kung yung skin niyo is very dry or extremely dry, then you have to use lotion. At kahit actually guys, kahit na hindi dry yung skin niyo, kailangan niyo pa rin gumamit ng lotion dahil nga nakaka-exfoliate ito ng skin, nakakatanggal ng dead skin, and then it can cause yung dryness ng skin natin. So baka sabihin niyo, oh, akala ko ba moisturizing yan, eh bakit may ganung effect? Sa akin mga beshies, honestly yun yung na-experience ko. So I think kailangan ko siyang i-mention sa inyo or i-share sa inyo para alam niyo rin kung ano yung dapat ninyong i-expect, lalo na kung meron kayong sensitive skin. And then again, yung whitening effect na sinasabi nito, nakaka-whiten nga siya, but again, you have to use it for a long time bago ninyo makita yung maximum effect niya. And honestly guys, hindi niyo to pwedeng gamitin ng everyday. No. Kung gagamitin niyo to everyday, ma-over exfoliate yung skin niyo. Again guys, sinasabi nga na too much of everything or anything is doing more harm than good. So kailangan gamitin nyo lang to twice a week. Ako ginagamit ko to honestly guys once a week lang kasi yung skin ko is very sensitive na, and also ako nga yung main goal ko is not to really lighten my skin. Ang goal ko nga is yung mga tawag dito, yung mga part ng body ko na feeling ko hindi pantay, doon ko lang siya madalas na ginagamit talaga. Para sa akin, nakakatulong talaga siya doon. And then, ang next niya is yung smooth. Nakakalambot ba to ng balat? Actually guys, totoo talaga. As in, alam niyo yung pagkatapos, yung nakalagay dyan na smooth and baby skin, alam niyo totoo talaga yan. Sobrang ganda niya pagdating doon. As in, alam niyo ito yung parang feeling ko, ito yung pag gumagamit ako nito, yung parang minsan sobrang stress ka, ganon, and then magagamit ka nito. Parang hindi ko alam kung ako lang yun o psychological lang yun. Baka sa akin, feeling ko kasi parang, diba, naaalagaan ko yung skin ko, and then nakaka-smooth and baby skin na nakalagay dito. Totoo talaga yan mga beshies. Sobrang nakakalambot siya ng balat, and also nakaka-baby. Alam mo yung tipong stress kayo, tapos feeling ninyo kailangan nyo ng extra care. Gumamit kayo nito, and yung, ako, ewan ko sa akin lang, I don't know if it's psychological na lang din eh, no? Syempre, minsan kapag ginagawa mo yung something na gustong-gusto mong ginagawa or self-care talaga na ginagawa mo, nakakatulong siya para ma-feel good ka, di ba? Isa dun sa pinaka-love ko, ito talaga. And actually, may nakalagay dito, triple white. Ito lang ha. Gusto ko lang maging totoo sa inyo. I just want to give you my honest review. And actually guys, yung triple white, kapag may nakita kayong mga whitening or white blah 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 sa isang mga sa isang product, actually guys, syempre yan yung pang-agaw na lang din ng attention eh. Dahil yan yung gustong makita talaga mostly ng mga gustong gumamit nito, kaya nga tayo bumili, 'di ba? Pero hindi siya ganun eh. Hindi ko masabi na triple whitening effect kasi parang sa tingin ko, kung gusto ninyo na maging extra effective ito, you have to use yung mga whitening soap like Kojic soap or mga glass skin soap or any papaya soap ba, ganyan, glutathione soap, and then gamitin nyo din to, eh yun yung makakatulong. Pero kung ito lang yung gagamitin ninyo as in, I think it will take a lot of time talaga, matagal siya bago maging effect kasi hindi ko masabi na meron siyang triple whitening effect kasi kumpara dun sa mga nagamit ko, parang mas feeling ko mas nakaka-exfoliate ng mas mabilis yung mga sabon or whitening soap sa atin. Kasi itong si Spa Milk Salt talaga, kaya ko to ginagamit talaga is parang nagkakaroon kasi nga ng malambot na balat. And also, kung gusto ninyo yung mga dark parts lang ninyo like siko, kili-kili, tuhod, pwede ninyo tong gamitin. Doon ko siya ginagamit talaga. Ibababad nyo lang siya for 1 to 2 minutes. Pero guys, ito ha, gusto ko lang din sabihin sa inyo na kailangan iwasan ninyo na na-scrub siya ng bongga ha, yung as in madiin. Kasi guys, it can also cause irritation or dryness katulad nga ng sinabi ko. Disclaimer again, iba-iba tayo ng skin type pero yun yung naging experience ko. Ipapakita ko siya sa inyo. Yan yung laman niya. Alam niyo, para siyang iodized salt. Tapos yung kapag kanilagay mo siya, sobrang bango talaga lang niya. Ayan. Sobrang bango. I hope na maaamoy ninyo, no? Ayan siya. Ganyan yung itsura niya.
sobrang parang iodized salt lang talaga siya. And actually, natry ko siyang, hindi ko naman sinasadyang nakain ko. So, natikman ko siya before. And actually, ano siya, maalat talaga siya. Para talaga siyang salt na nilagyan ng gatas. Parang ganun, no? So, yung tip ko sa inyo, kapag gagamitin ninyo to, the best talaga nagagamit nga kayo ng whitening soap. And then second, kailangan huwag nyo siyang ididiin sa inyong mga balat. Kailangan ninyong iwasang idiin to ng bongga sa balat dahil naranasan ko doon na parang nagkaroon ako ng rashes dahil I think na scrub ko ng matindi or madiin. And of course, syempre bago kong gumagamit lang ako, no? And then next pala na gusto kong sabihin sa inyo, kung meron kayong mga sugat, ganon, or rashes, huwag nyo siyang ipapahi doon kasi masakit or mahapde. Na-try ko siya. Di ba kahit naman yung normal na salt lang, kapag ka napunta yan sa mga sugat, mahapde siya. So, ganun din yung effect nito. Mahapde siya kapag ka nadaanan niya or nalagyan ninyo or na-scrub ninyo yung inyong mga sugat. And then, ang next pa na tip na masasabi ko sa inyo, kailangan gumamit kayo ng sunblock. Again, guys, lotion with SPF. Mas maganda kung higher than 30. Eh, kung baka sabihin ninyo, eh, bakit hindi naman ako lumalabas? Bakit kailangan ko pa ng lotion with SPF? Again, guys, pwede pa rin kasi kahit indoor lang tayo, kung mayroon tayong mga bintana, ganun. And pwede pa rin pumasok yung mga araw, yung sinag ng araw. Pwede pa rin mag-cause ng sun damage. So, ako, lagi kong nire-recommend sa inyo na gumamit kayo ng lotion with SPF. Kasi katulad nito na nakaka-exfoliate siya ng skin and may whitening effect siya. So, ang tendency niyan is yung melanin natin is na i-inhibit niya. Kasi kung katulad nun, kung nawala na yung, kung talagang puro whitening products lang kayo, tapos hindi kayo gumagamit ng sunblock, ang tendency nun is mas mabilis na mangingitim yung balat ninyo, and also, it can also cause sun damage, which we all don't like to have, no? Siyempre, ayaw natin nun, mga beshies. So, again, guys, always use lotion with SPF or sunblock. Especially kung gumagamit kayo ng products na merong lightening or whitening effect. And mga beshies, kung tatanungin niyo ako, mga amigas, kung ito bang salt scrub ay pwede ninyong gamitin sa inyong mga mukha, mga beshies, hindi po. Huwag nyo siyang gamitin sa inyong mga mukha. Kasi parang, mas ano kasi ito eh, mas strong siya or matapang yung effect niya. Para sa akin ha, of course, nasa inyo pa rin yan, discretion nyo yan, preference ninyo yan, depende sa inyo. Pero kung tatanungin ninyo ako, hindi ko siya i-recommend for the face kasi masyado siyang harsh. At pwede siyang mag-cause nga ng irritation or dryness. And sa aking experience nga, nung dati nga na nakadkad ko lang ng medyo mas madiin eh, nagkaroon na ng rashes yung katawan ko. What more kung sa mukha natin gagamitin? So, hindi ko siya i-recommend for your face. Kung tatanungin ninyo ako kung effective ba siya, yes, effective talaga siya. Again, kailangan nga lang tuloy-tuloy nyo siyang gagamitin. Kung hindi, pag gumagamit kayo ng whitening products, ang talagang magiging key mo dyan or susi para maging effective siya is to use it continuously. And depende kasi din yan kung ano nga yung skin type ninyo, kung may sensitive skin kayo katulad sa akin, or kung yung goal ninyo is talagang mag-lighten lang yung dark spots, hindi nyo kailangan gamitin araw-araw. Pero again, yung katulad nito na spa milk salt scrub, hindi nyo siya pwedeng gamitin araw-araw. Hindi, ha? Kasi nga, scrub siya eh, or salt scrub siya eh. So, gamitin nyo lang to 2 to 3 times a week. Yun na yung maximum na pwede ninyong gamitin. Again, guys, always do patch test before using any product. So, I hope na nakatulong sa inyo tong review na to. If you have any questions, comments, or anything na gusto ninyong malaman, itanong, please don't hesitate to comment down below. Hope na nasagot ko yung mga tanong ninyo. If hindi naman, please comment down below. At kung nagamit nyo na ito, comment lang din kayo para mabasa ng mga iba pa na naghahanap ng review ng product mo to. Again, guys, please don't forget to hit the subscribe button at click ninyo ang bell button para ma-notify kayo kung meron akong bagong vlog. Again, see you on my next vlog. Bye!